sa totoo lang, Sir Vic, katulad ng pagsabot ko sa Diyos nung ako ay tawagin niya bilang magpastor, tumatanggi ako. Kasi ayoko talaga ng isang posisyon na nasa pag-iisip ko, sa paniniwala ko, maiipit ako later on. Nung ako ay tumatakbo na sa Diyos, ayaw ko ng pagiging pastor, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, ako ay tinawag. Hi and welcome. Today's guest, our running Vice Mayor here in Mundalbay, Pastor Danny Asinas. Good evening, sir. Hi, good evening, Sir Big. Isa pong malaking karangalan sa akin na mapabilang sa inyo na isa sa mga may interview mo. Alam mo, malaking advantage sa akin yan para makilala ko ng mga taga-Mundalbay. So, let's start the first question, sir. Okay, let's begin. Sa mga hindi po nakakakilala, sino po ba si Pastor Danny Asinas? Oh my God. Si Pastor Danny Asinas po ay Tugong, Maynila. Siya po ay napunta ng Muntalban way back 1983. In 1987, nagsimula po akong pastor. And for 36 years, ako po ay pastor ng Muntalban. And I learned sa maraming bagay sa Muntalban. Ako po professionally ay graduate ng University of the East as sa accountancy, Bachelor of Science in Accountancy. And naniniwala po ako na ang buhay na ito na ginamit ng Panginoon, natutunan ang lahat ng tungkol sa managing and governance ng church can be accepted din po sa pagpapatupad natin ng malawakang pagbundad ng bayan ng Muntalban. Okay. Next question po tayo, sir. Bakit po kayo interesado tumakbo bilang isang vice mayor sa bayan ng Sa totoo lang, Sir Vic, katulad ng pagsabot ko sa Diyos nung ako ay tawagin niya bilang magpastor, tumatanggi ako. Kasi ayoko talaga ng isang posisyon na nasa pag-iisip ko, sa paniniwala ko, maiipit ako later on. Nung ako ay tumatakbo na sa Diyos, ayaw ko ng pagiging pastor, hindi ako mapakali, hindi ako makatulog, ako ay tinawag ng Panginoon. 1987, umuho ako sa Panginoon and then all throughout up to this day, ako ay pastor. Bigla na lamang, isang araw, wala akong planong tumakbo bilang politiko. Hindi ako politikong tao eh. Nakita ko na lang na biglang may nag-imbita sa akin, yung tatakbong mayor namin, si Pastor Nelson Pascual. Inanyayahan niya ako na magtumakbong vice mayor. Nag-isip ako ng malalim, nagtanong ako sa lahat. Sa lahat ng tinanong ko, maging sa mga hindi mananampalataya ng Panginoon ay tinanong ko, lahat sila go, maliban lang sa iisa, yung misis ko. Ayaw niya na ako ay tumakbo kasi sabi niya, ang tahitahimik ng buhay natin, bakit papasukan mo ng gulo? Which I believe ay ngayon ay supporter ko na siya. Kasi kung hindi ko siya naging supporter, aatras ako. Yun yung aking. Bakit ako gustong tumakbo rito? God's call pa din ang dahilan. Yun. Okay. Thank you, sir. Third question po tayo. Who is your inspiration for running vice mayor in Muntalban? Dito po sa Muntalban, nasubaybayan ko po ang pag-unlad ng Muntalban. Nasubaybayan ko rin po yung mga nakaupo na mga leader natin sa Muntalban. Naniniwala po ako na kung inspirasyon at inspirasyon po ang aking titignan, ay wala na po akong ibang inspirasyon kundi ang mga naupo sa Muntalban. Naniniwala ako na malinis po ang kanilang hangarin na sila'y magsimula. Naniniwala po ako na may maganda silang plano para sa Muntalban. Sa pagkakataong ito, God willing, na ako'y bigyan ng pagkakataong maupo bilang Vice Mayor, ang akin pong gagawin ay magbabackrid ako sa magagandang plano, magagandang bagay na ginawa nila sa Muntalban at doon ako tututong para sa kabutihan ng mga Muntalbanians. Okay, for question to tayo, sir. Sa 22 years ko na pong nakatira dito sa bayan ng Muntalban, marami po akong mga napapansin mga sumira din sa ating pamayanan. Una po ay ang sira-sirang kalsada,
worry, at problema po sa pagbaha. Kung kayo po ang papalaring manalo, inyong mga gagawin para matapos na itong problema mo. Ang ilan sa mga legislative agenda ko ay napakalinaw naman. Unang-una na nga ang flood control. Isa yan sa tinutukan ng aking bisina upang sa ganon ay makita natin kung ano ang mga existing anti-flood program na binuuna ng mga nakarang administrasyon. Okay? Naniniwala kasi ako meron ng magandang flood control program na naririto. Ang problema lang ay ang implementation. Yun po ang titignan natin, hukayin natin upang sa ganon makita natin na ang flood control project or flood control program ng lokal na gobyerno ng Muntalban through the help ng national ay magnyayari sa Muntalban para matapos na po ang baha at matapos na po ang iyak ng mga kababayan nating Muntalbanians. Now with regards naman po sa anti-flood program pa rin, parang isa pa sa legislative agenda ko ay ang reforestation. Napakahalaga po nito kasi po ang baha ay sabi nila nagmumula sa bundok. Nakita ko po ang bundok, may isa ako ay tumayo sa Manila Hills. Nakita ko ang bundok at ako'y humanga sapagkat sa kabila ay punong-puno ng verdeng mga halaman, sa kabila ay lupa. So nakakatuwang tignan dahil ang kalahati ata ay lupa na at tinignan ko rin yung harapan, ang ganda-ganda pagdating pala sa likod ay kalbo na. So ang gagawin natin, i-adapt natin yung reforestation program ng national government, which I believe ay nangyayari naman po sapagkat I do believe na meron pong budget na binibigay ang national para po sa local para gumawa ng reforestation. Yun po ang alam ko at naniniwala po ako na through that project, ang ating kabundukan sa tulong ng mga taga-Muntalbanians ay mangyayaring maging berde muli sa tulong po ng lahat. Now, worry! Ito po'y napaka-intrigang salita, you know? At nakikita natin talaga na because of worry, nakikita rin natin yung resulta nito, you know? At hindi lang tayo ang nakakaranas ng resulta. Tumatakbo ng San Mateo, tumatakbo ng Marikina, tumatakbo ng Kaita, tayo sinisisi eh. Pero maniwala ka't sa hindi. Ang quarry ay maaari nating pag-aralan kung paano mamanage ito. I do believe kayang-kaya mamanage natin ito. Para sa gayon, yung magkaroon ng maayos na pagpapatupad ng ordinansang lokal na sa imbis na ito ay maging sakit ng bayan, ito ay maging kapakipakinabang. Pero, Sir Vic, against ako sa mga illegal quarries. Tungkol dito sa mga illegal quarries na alam kong dapat madeal, tandaan po natin, merong batas dito, I will implement the full force of the law against illegal quarries. Yun po ang gagawin natin at hahayaan natin yung mga tamang tao at tamang kumpanya na nagkukwari ay magpatuloy ayon sa national program na ginagawa sa lugar natin, and yung mga illegal, medyo pag ako po'y naupo, hey, eto na po si Pastor Dan. Yun po ang sa akin. Sira-sirang kalsada. Oh my God. Ang sira-sirang kalsada po, sisilipin po natin yan. Hindi ko man po maipangako na ipagagawa yan. Although meron tayong mga contact, meron tayong mga links sa ibang mga senador at sa Congress. Pero sisilipin kong maigi po yan. Ano ba ang programang lokal ng Bayan ng Muntalban para matapos na po niya ang mga sira-sirang kalsada. Naniniwala po ako sa mga nakarang administrasyon, kukunti na lang naman po yung sira-sirang kalsada na yan. At kung meron talagang dapat unahin, uunahin po natin, patungkol po yan sa ikabubuti ng mga taga-Muntalban. Next question po tayo, sir. Ano-ano po ang mga plataforma ni Pastor Danny? Well, nasabi ko na, no, yung tungkol sa reforestation, flood control, na sa mga sirangkalye, sa quarry, nasabi ko na yan. Additional to that, ay isang parisal sa legislative agenda na gusto nating mapatupad ay ang ayuda, material and financial ayuda sa victim ng mga COVID-19. Naniniwala po ako, napakahirap mga biktima ng COVID-19. Marami po ang namatay na mahal nila sa buhay because of COVID. And nakakalungkot po yung assistance locally and national hindi yung makarating. Ano po, victim po ako yan. Sa totoo lang po, hindi po ako nakakaabot o hindi po ako nakaka-receive ng ayuda. Ever since. Okay.
Another one is the employment for the jobless Montalbanians. You displace people ng Montalban kasi because of pandemic, ay nangyayari na hindi nawawala na sila ng pag-asa. So ano ang paraan natin para makagawa tayo ng magandang programa para makaroon ng trabaho ulit? Isa sa programa natin, isa sa legislative agenda ko ay ang tourism. Ang tourism po ay napakaganda dito na magawa sa Montalban because napakaganda po ng Montalban. My God, napakaganda. Bumaybay ka ng Wawa, bumaba ka sa ilang mga ilog-ilog at bato doon, makikita mo yung mga poles na hindi pa nararating ng tao. Very virgin. No po? At naniniwala po ako, pag na-improve natin ang tourism dito, yung mga turismong lokal at international and ay pupunta po rito, and believe me, magkakaroon ng extra income ang Montalban na magagamit for flood control, magagamit for reforestation, magagamit po sa ibang project na makikinabang po ang mga taga-Montalban. Another legislative agenda po natin ay senior citizen. Gusto ko po ang mga senior citizen, speaking of myself, ang senior citizen ay gusto ko meron quick access sa mga benepisyo na kanilang tinatanggap. Let us say, financial assistance or financial benefits, gusto ko sana magkaroon na talaga sila ng ATM na hindi na sila pupunta pa sa kung saan, kundi through the nearest bank makakapag-withdraw ng benepisyo. Hindi na sila pipila. Truly! Papilahin mo ang senior citizen, ako hindi na ako makatagal sa mainitaan. Ang hirap talaga na maging senior citizen, pero dumalaban pa kami. Meron pa kaming kalaya at karapatang bumoto. Ayan. Another one, ay siyempre hindi mawawala ang livelihood. Gusto ko to dahil sa mga mother na nasa bahay lang, sa mga kabataan na nangangailangan ng trabaho, extra income, yung TechBook, may kilala ko na pinupurso niya ang TechBook, yung test naman ay TechBook din ang pinupurso. Naniniwala ako ang livelihood ay mangyayaring matagumpay sa Montalban. And last but not the least, although marami pa, ay ang sports development ng kabataan dito sa Montalban. Mahalagang mahalaga na ang mga kabataan ay merong pinag-uukulan ng oras sa panahon para hindi malulong o huwag ma-focus ang sarili nila doon sa mga masasamang bisyo. Ikalawa, ay para huwag naman silang laging nakatungo, laging humble na ang ginagamit lang ay cellphone at lagi nasa gadget. Naniniwala ako sa mga programang ito o sa mga legislative agenda ni Vice Mayor Pastor Danny Asinas, naniniwala ako ang Montalban ay lilipad ng mataas para makilala hindi lamang ng Rizal, kundi na buong Pilipinas. Okay, last question po tayo, sir. What is your last message to all the Filipino here in our community? Well, of course, una po, maraming salamat. God has given me the chance to be a part of this election on May 9, 2022. It's a great privilege for me because naniniwala po ako na ang kailangan ng bayan ng Montalban ay isang direktang pangangasiwa, isang magandang governance ng Montalban. Naniniwala po ako na pwede nating makalimutan ang mga pangit na image or images ng mga naunang mga leader ng Montalban. Naniniwala po ako na pag ang Diyos po ang nauna, pag ang bayan ay sumunod, naniniwala po ako uunlad ang bayan ng Montalban, sapagkat ayon po sa ating advocacy, no po, meron kaming advocacy na PDA. Ang P stands for pagunlad, ang D stands for direction, at ang A ay stands for asikaso. Hindi ho uunlad kung walang direksyon, at hindi magkakaroon ng katagumpayan ng direksyon kung wala pong asikaso. So, from bottom to top, magtatrabaho po tayo. So, Montalbanos, huwag niyong kalilimutan, Pastor Danny Asinas, ang inyong Vice Mayor. So that's all for today. Tapos na natin kapanayamin ang isa sa mga tumatakbong Vice Mayor dito sa bayan ng Montalban. So thank you so much, sir. It's my pleasure to meet you and to have an interview. Yes, thank you so much, Sir Big. At anytime po, just give me a message and I'll be there. Thank you. So bye-bye guys. Don't forget to click and subscribe to my channel. Bye-bye. Bye-bye naman dyan, sir. Bye po. Okay, thank you. At mga taga-Montalban.